gaya ng nasabi ko, kung sa loob ng 2 linggo, kaya na ng tatay mo, pwede nang simulan yung rehabilitation niya. Sa umpisa, unti-unti, hanggang sa magkaroon siya ng sapat na lakas para makalabas ng ospital. Pero babalik kayo dito. Pwede niyong pag-aralan yung mga ginagawa ng mga physical therapist para pwede niyong ulitin sa bahay. Nang sa gayon, mas mabilis ang paggaling ng tatay mo. Salamat po. Kayang-kaya mo yan. Dok. Ganda umaga po. I was on my way to see you, actually. Kamusta si Mang Emil? Oh, sige. Iwan ko muna kayo. Thank you, Dok. Sige, Pina. Getting ready para sa post-op? Nakausap po si Dr. Ordan sa kahapon. Ang sabi naman niya, okay si Mang Emil despite all the complications ng surgery. In fact, he's doing remarkably well. Is there anything wrong? Wala po. Siguro napapaisip lang kasi pagkatapos po lahat ng sinabi ni Dr. Ordanza, kailangan ko pong tumutok sa rehabilitation ni tatay. I understand. I expect nothing less from you. Baka wala na po akong oras para sa ibang pasyente. Ibig mong sabihin? Baka po kailangan ko na umalis dito sa ospital. And give up on your dream? Kailangan po. Kasi ako naman po yung nurse sa pamilya eh. Ako po yung mas makakatulong kay tatay po para sa mabilisan niyang pagaling. Tsaka, naku, VIP ko po yun. Very important patient. I would honestly do the same para sa tatay ko. Pero, kailangan mo ba talagang pumili? Why don't you just take a leave first? Kami nang bahala ni Nurse Balu magpaliwanag sa management ng ospital. Sige po, pag-iisipan ko rin. Hi, kapamilya! Mag-subscribe na sa ABS-CBN Entertainment YouTube channel para maging updated sa Be My Lady! For more videos, just click the I button at the upper right corner! The past, it's time to mend your broken heart.